Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, another Canva tutorial at gagawa tayo ng double text effect na kagaya ng nakikita nyo ngayon. Gagamitin natin sa tutorial na to is Canva Pro account, and if you want to try Canva Pro, you can use my link on the description below para maredirect kayo dun sa 30 days free trial nila. Yes, you can try it for free. And you can enjoy designing Canva Premium templates and Canva Premium features for 30 days. Okay? So, let's say gagawa tayo ng YouTube thumbnail para sa YouTube videos nyo. So, kakailanganin natin is YouTube thumbnail dimensions, which is 1280 by 720 pixels. You can choose from here. So, i-choose ko yung tutorial YouTube videos and click the blank page. And guys, itong ano, itong double text effect, you can use it in any design, hindi lang sa YouTube thumbnail, okay? So, and gagamit tayo ng photos dito guys, pero you can always upload your own photo para sa design na gagawin niyo, okay? Meron na akong nilagay dito sa mga recently used, ayoko nang kasing i-upload siya, so dito ko na lang siya nilagay. I-try natin ito guys. And what we will do here, gagawin natin siyang background. So, click it and set image as a background. At kakailanganin natin ulito para tanggalan natin ng background. So, later you will know kung bakit dalawa yung kailangan nating image. Okay? So, click natin siya and then go to effects at background remover. Again guys, background remover is not available in Canva free account. So, if you want to try Canva Pro, link on my description. Okay, and click on apply. And dito sa taas guys, meron kayong makikitang saving post. So, huwag muna natin siyang i-click yung photo. Huwag muna natin i-click. Antayin natin maging all changes saved para hindi siya bumalik sa dati na magkaroon uli ng background. So, okay na siya. I-click na natin siya. Pwede na natin siya magamit. Ang gagawin natin is i-adjust natin siya para maitama natin dito sa image background na nilagay natin. Okay? Adjust nyo lang siya. Palakihan nyo pa kung hindi pa nakatama sa background. I think okay na siya. Gagawin natin sunod is i-crop lang natin siya ng konti. Okay, crop na lang natin yan. And next, mag-insert tayo ng text. At hahanap kayo dito ng mga fonts na gusto nyo. You can choose, much better kung gagamitin nyo is bolder kasi thumbnail naman yun. Or kahit sa design nyo, dapat yung bolder siya, hindi yung kagaya nitong napaka-liliit, napaka-thin na fonts, okay? Big Spartan is one of my favorite font here. You can make it uppercase or as you like kung ano yung gusto nyo. And since na for example, yung video nyo is about dance tutorial. So, ayan, dance like a pro. And you can always change the font color. Kung ano yung pinakagusto nyong kulay dyan, i-insert nyo siya. Okay? So, in this case, I will use this one. For this one, let's use this. And, ikakopy natin tong text. Go here, itong three dots na to, meron ditong duplicate. You can duplicate it or you can use the Ctrl C and Ctrl V, okay, para makopy and paste nyo. And this one, itong text na to, na una, ipoposition natin siya backwards. Go to position on the top toolbar and then click on backwards. So, ayun. That's why guys, kailangan natin yung image na walang background para maiposition natin yung unang text natin na gagamitin. Okay. And then dito, ito naman, ito yung lalagyan natin ng another effects. Okay. Kaya tinawag kong double text effect. Ayan.
So, go to effects, and then dito may mga style effects dito. Click on hollow. You can always adjust the thickness in here if you want it thinner or if you want it thicker. So, iset lang natin siya as 30. Okay, thinner lang siya. But it's up to you guys kung thicker ang mas gusto nyo, okay? Para maging visible din yung thicker is much visible. And then, itong text, i-adjust lang din natin siya kagaya nung ginawa natin sa photo. Okay? So, ayan. And, i-download natin siya para makita natin yung ginawa natin double text effect dito sa Canva. So, ganun kadali guys kung paano gumawa ng double text effect na pwede nyong gamitin sa inyong mga design. Let's see the result. So, ayan. Sana naging helpful itong video na to sa inyo. At nakakuha na naman kayo ng isang idea na nagagawa dito sa Canva. Okay? So, kung may hindi kayo nagustuhan guys sa tutorial na to, you can comment down below para ma-improve ko siya in my next video tutorial. And then, pwede kayo mag-comment kung ano yung next content na gagawin ko sa mga susunod ko pang video. So, ayan guys. Salamat guys sa panonood. Thank you very much for watching. And please don't forget to like, subscribe, and don't forget to click on the notification bell para ma-update kayo on my next video. Bye guys! See you on my next video.